Okay, Secretary Ona, magandang umaga. Si Sandra Hermoso po ito. Live po tayo ngayon. At kamusta po kayo? Good morning, sir. Magandang umaga, Sandro, at lahat po nagpapakinig. Ayan po ba, ano po ba ang bilang ng mga ospital, kumbaga na fully functioning pa rin para alalayan po yung mga kapatid natin na nasa lantang nga po ng mga calamities? Hindi, Sandro, hindi masyadong clear yung tanong mo. Subalit, siguro regarding sa ating facility sa Tacloban ngayon, yung East Visayas Medical Center is partially functioning. Okay. Ibig sabihin, nakakapag-opera din sila doon at saka emergency care na ibibigay din at meron ding nakaka-admit din ang mga pasyente. Kaya yun ang ating binibilisang maayos kaagad at meron na tayong mga medical teams. Meron na medical teams na nanggaling sa Cebu, meron na nanggaling sa Taraga at saka galing din sa Bicol na padala ng DOH at saka ni Governor Salceda yung kanilang Bicol disaster team. Yes. Secretary, meron din po ako nabalitaan na magtatayo daw kayo ng parang mga tent hospitals. Ano po ba itong tent hospitals na ito? Andrew, hindi ko masyadong maintindihan yung tanong mo. Secretary, meron daw po nga balita na may mga hospitals na parang tent itatayo, parang mag-serve as a temporary hospital po, mga tents po? Meron naman tayong darating siguro by this afternoon or early evening na ating so-called temporary nga or hospital tent na makakagawa din tayo ng operasyon doon sa loob. At meron ding darating din na hospital emergency facility na galing ko sa New Zealand at saka Australia. Yes. Secretary... At meron pa tayong mga several offers from other countries kaya inaayos ko natin ang ating mga lugar at saka kung saan talagang kailangan yung mga tulong na emergency hospital na dapat kagad ilagay ko natin. Opo. Secretary, ngayon po nga alam naman po natin kung ano ang dinaranas nilang kahirapan dahil nga po sa dala ng calamity na si Yolanda. Ano po ba yung mga kumbaga mga sakit na maaaring mangyari or maaaring kumalat nga po dahil po sa naepekto nga po ng pag-ulan at pagbagyo actually? Ang kalamitan dyan ay magkakaroon sila ng ubo, sipon at even pneumonia at saka naman sa pagkain lalo na sa kakulangan ng capacity nilang makaluto ng gusto ng pagkain ay isa at saka sa tubig. Ang isang problema din dyan yung tinatawag natin gastroenteritis kaya nagkakaroon marami dyan nakakaroon ng diarrhea. Subalit ang ating monitoring na ginagawa natin araw-araw, mabuti naman at meron ng malaki tayong water tank na nanggaling nga sa Bicol na nandun na ngayon nakarating na. At subalit sa ibang mga lugar, yun ang isang magiging problema. Kaya ang ating payo sa kanila as much as possible, yung iboin talaga yung tubig na kanilang iinumin at saka nagdi-distribute din tayo ng chlorine tablet para palagyan din nila ng tableta yung kung ang tubig ay may kaduda-dudang hindi talagang safe para pang-inom. Yes. Secretary, nabanggit nyo nga yung pag-contaminate nga po ng mga tubig na to. At alam na nga po natin, naitala nga po na ng NDRRMC kanina po ay nasa 255 na po yung mga casualties, kumbaga. Paano po ba dapat i-approach, kumbaga, yung mga katawan na ito na nagkalat nga po para nga po hindi siguro maka-infect pa lalo o makadala ng mga iba't ibang... First of all, gusto kong ipaliwanag sa huwag sila mapahala dahil yung cadaver na katawan and ang problema ay nangangamoy sumalit hindi ho yun infectious. Mm-hmm. Kaya ang dapat lang ay nailagay kayo sa cadaver bag at kami nagpadala na ng more than 800 cadaver bags na dapat nakarating na as of yesterday. Mm-hmm. And so yung ganitong bagay binibigyan na kagad natin ng attention para nga mailagay na kagad sila sa cadaver bag at saka maipipo na kaagad sa isang lugar kung saan sila pwedeng una ng identification bago sila ilibing at para namang mabigyan din ng kaunting attention yung mga pamilyang naghahanap sa kanilang mga kamag-anak na makanasawi nga doon sa ating
Secretary, sa ngayon po ba, ano pong klaseng mga gamot ang kailangan po ng DOH? Siguro baka meron po tayong mga kababayan na gustong tumulong at gustong mag-donate po para sa ating mga kapatid. Anong gamot po ba ang, kumbaga, yung priority na kailangan ipamigay po sa ating mga kapatid doon? Karamihan, antibiotics, no? Antibiotics at saka mga antiseptics din na kailangan at saka bandages, ganoon, para sa mga sugat. And meron din kami pinadala doong mga splint dahil meron na kami sure na mga napalian doon. But essentially, yung mga IV fluids, kailangan din sila kami ng tulong sa IV fluids. And yun namang mga antibiotics ay meron din kami distribute na yung para sa leptospirosis, yung doxycycline. Subalit, siguro, kailangan na i-distribute na kaagad yun dahil tugnet naman yung amin pang-anyo amin lang na-distribute nung pa at saka ginagawa din kayo. Secretary, sa ngayon po, meron po ba tayong number ng mga tauhan nga po ng DOH na ipapadala doon as of today? Meron po ba tayong matadagdag na mga, kumbaga, yung mga tauhan po ninyo na tutulong nga po doon sa area na yun? Naroon na ang iba nating mga tauhan. Meron na kaming team galing sa Cebu, galing sa even galing, meron pang ating team doon at galing dito sa Maynila are on their way. So, nagdadatingan na yun siguro. Meron na mga dumating kahapon at saka ngayon at saka inaayos natin parang hindi sila tumagsa naman at saka maayos ang distribution ng ating mga medical team. Okay. Secretary Ona, mensahe na lang po para sa ating mga manonood ngayong umaga na kailangan po ng tulong niyo. Baka meron po kayong DOH hotline na pwede nilang tawagan just in case po na may kailangan silang emergency na inyong pwedeng maaaring matutukan. Meron kaming wala dito sa akin ngayon right away yung emergency hotline na ibibigay ko sa inyo within the few minutes. Pero kami na command center dito sa central office at saka yung ating regional office sa Cebu City. At inaayos po natin ang ating mga communication kasi meron na kami doong isang satellite telephone. Kaya nag-improve ng aming sources ng ating mga data. Subalit marami pa mga lugar nga unfortunately na hindi pa natin naaabot kung ano nga ang mga kakailanganan nila. Alright, maraming salamat. Panahon ngayong umaga dato sa Secretary Enrique Ona ng Department of Health at syempre good luck po at maraming salamat din po sa inyong panahon ngayong umaga.